Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ay gagawa tayo ng panibagong dessert. Ito ay tatawagin nating authentic Pinoy dessert kasi ito ay kinakain namin ng mga bata pa kami, ginagawa ng nanay at ng lola namin noong mga panahon na wala pang maraming gumagawa ng mga dessert. So, kaya ngayon ay muli nating alalahanin ang mga kinakain natin noong mga panahon, ang mga kalam, para balikan natin ang lasa. Kasi ito ay napaka-masustansya, walang mga sangkap na, ano, na masyadong hindi maganda ang epekto sa ating katawan. So, kaya bago natin ito gawin, ipapakita ko muna sa inyo ang mga sangkap ng ating gagawing authentic Pinoy dessert. Yan guys, ang sangkap sa ating gagawing authentic Pinoy dessert. Ito saging na turdan. Meron tayo ritong mangga. Meron tayong asukal. Gata ng niyog. Ito'y kakang gata. Tapos meron tayong asin, kaunting asin, para ma-neutralize ang lasa ng ating gagawing authentic dessert. So, simple-simple lang ating sangkap. Talagang nandiyan sa ating palibot-palibot at nasa mga palengke. Kaya nga, uumpisa na natin ang pagpaprocess kung paano paggawa nitong tinatawag natin na authentic Pinoy dessert. So guys, ang una natin gagawin ay ilalagay muna natin ang gata dito sa ating paglalagyan, pagtitimplahan ng ating dessert na original Pinoy. Natin yan dyan. Kaya kung niyadahan-dahan ay para matinang latak. Tapos, lalagyan natin ito ng kaunting asin. Lola ko, pag ito ay magagawa ng kahit manglatamis, ay hindi puro asukal lang ilalagay, kundi ilalagyan din ang kaunting asin. So, lalagyan natin ito mas kubado para matunaw dito sa ating gata. Sumabi natin yan dyan. Kaya magkakulat yun ng kulay brown kasi mas kubado ang ilagay na supan. Kasi nabasa ko sa isang artikulo na hindi pala maganda sa, meron pala hindi magandang epekto sa ating katawan ang refined sugar. Kahit nga yung brown sugar, kaya ito pa rin konti, pero konti na lang. Kaya kinagamit namin dito sa bahay ay mas kubado. Ito kasi mas kubado ay ito'y direct din na pagkaluto ng supal ay nilalagay agad dyan sa mininay at nilalagay ng chemical para tumamis pag matindi. So, ayan nga, yung iba masyado matamis kasi may mga special sweeteners na silang nilalagay para matamis, higit. So, tumakala siguro itong ating ginawang gusto ang gagawin natin. Ating i-slice ng mangga. Ganyan lang yan. Tapos, i-slice natin ganyan. Para siya ay mag-cubes-cubes. Alam nyo, baka pa kayo kung may nakaranas na ganyan. Bago kumain ang mangga ay i-slice na ganyan. Tapos, nabaliktad na ganyan. Cubes-cubes na siya. So, atin siyang kakayunin para ilagay dito sa gata. Itong gata ito ay hilaw. Hindi na ito niluluto. Strips lang natin ganyan ang ating mangga. So, kabilang side naman. Ganyan pa rin ang gagawin. Strips pa rin. Cubes.
cubes, kaya kayunin sa balat at ilalagay sa gata. Sarap ito. Siguradong wala masyadong hindi magandang epekto sa ating katawan. Ito ay hindi tatalupan. Wala lang ako ng bata pa ko eh. Pinapantayan ko itong buto. Bago ang lola namin sa inay. Kasi may pangalapit ka ng bago na ako sa buto. Kasi hindi mo natin yan. Pag-ibot. Tapos. Ay hindi na binibili ang masyadong mangga. Hinihingi na lang sa kapitbahay ang mangga. Sa panahon na namin, pinukuha na lang ng mangga para madaling araw sa manggahan na aking lolo. Kasi itong mangga ay hinihingi lang, hindi kagaya ngayon ang mahal. Masarap pa rin, lalo pag malamig. Pag inilagay mo sa rep. Ganun pa rin ang gagawin sa buto. Talupan. Tapos, gagayati ng pasay. Kabay ko. Nagsawan ako bago ako nag-umpisa ang gumawa. Okay. So, ang sunod naman, saging. Ang ating gagayatin. Yan. Saging ay ating hahatiin
hatiin, patros, tapos gagayatin. Yan, ganyan lang. Yan, may na konti. Ayos na ang ating dessert. Talupan. Kasi natin yung medyo matigas. Biakin. At biakin po ulit ng pakros. Yan, para pareha sila ng mangga ng itsura. Pakyubes. Ganyan lang. Tagal na kong kinakain ito. Kahit nga yung mga anak natin. Siguro hindi ito alam. Kasi sa karamihan na lang nabibiling dessert na pangmadali, ang bibili ka na lang. Hindi ka nagagawa. Ito mo, naalala ko. Ito nga pala yung ano. Kasi nakakaidol ta tayo. Dapat iiwas na sa mga pagkain hindi natin alam kung paano pinrases. Kasi maraming pagkain ang may daya nakasama. Ano yung daya? Kaya masyadong masarap at malasa ay maraming inilalagay na hindi maganda sa ating katawan. Kaya nga, may kasabihan, lahat ng bawal ay masarap. Bawal ang pagkain. So, ganito lang guys ang magagawa. Simpleng-simple. Ganyan lang guys ang pagagawa ng authentic Pinoy dessert. Ito'y nakagis na ito natin ako'y bagong magkamalay. Ako'y 54 years old na ngayon. May edad na. Pero naalala ko pa rin siya. Ang kanyang sarap ay nasa dulo pa rin na aking dila. So, sinachallenge ko kayo na ito ay inyong subukang gawin. At siguradong masasabi ninyong masarap pala ang kinakain noong unang panahon. Masustansya na, wala pang masyadong masamang epekto sa ating katawan. Kaya nga ang mga edad ng mga matatanda nating mga kaanak ay ano, matatagal. Tumatagal sila mga 100 years kasi ang kanilang mga kinakain ay walang mga chemical na inilalagay. So, tingnan ulit natin. Okay na. So guys, ito na ang sinasabi ko sa inyo na authentic Pinoy dessert. Ito na yung authentic Pinoy dessert.
ginataang mangga at saging na may asukal at kaunting asin. Napakasarap nito. Subukan niyong gawin ito at ikwento ninyo sa inyong mga anak at mga apo. At talagang masasabi din nilang masarap nga ang pagkain noong unang panahon. So, kaya nga guys, hanggang dito na lamang ang aking video at salamat sa panonood at nawa ay meron kayong napulot na kaunting aral sa ating ginawa na authentic dessert at nawa ay inyong patuloy na panoorin at subscribe ang channel. Maraming salamat at nawa ay Panginoon ay lagi tayo nagkaroon ng kabayan, proteksyonan lalo ngayong panahon itong pandemic at bigyan natin pangailangan dahil ngayon ay mahirap din ang buhay. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.